kami ho ay nagpunta ng baler para sa swimming. Doon ho nakita yung sinasabi ni Sister Kim. Ako nga yun. O, meron akong simula ng airport. Eh. Sabi ko, kawawa naman ang mga taga-Rino. Okay. Ang sa amin naman po, salamat doon sa taga, kay Sister, taga Alapan. Sapagkat sa amin pong realization kanina, ganun din po doon sa pinakita. Ang isa kong nakita doon ay yung proper implementation, kung paano po i-implement. At dito po ay magkasama tayo, katikista at ang mga pari. Kasi pag wala po ang pari, mahirap kumilos. Kaya po sa amin sa diocese, lagi pong kino-coordinate sa ng aming director sa presbyteral meeting ang lahat ng aming mga activities. Katunayan po, this coming June, ang amin po ay to reach out the priest among the poor in the schools. Bakit po? Kukuha po ng mga pamilya na talagang alam namin na talagang hindi makakaya at yung talagang hindi nakakasapat na kumain ng 3 times a day. At kami po ay hahanap naman, ang mga katikista ay hahanap ng counterpart na pwedeng mag-adapt. Adapt ay family. Yun po ang aming idea dahil nga po Year of the Poor. Pero sa totoo lamang po, regarding sa katayuan ng mga katikista ng Archdiocese, matagal na po itong ginagawa kasi nag-merge po ang pagka-summertime. Ang katikista po ay na-merge sa MSK. Kasi ang katikista rin po ang pinagtuturo sa barangay. Sila po ang nag-i-evangelize sa mga barangay na binubuong mga MSK. Ano po? Sa katunayan nga po, lalo na po sa aming parokya, kahit po hindi summer, every Saturday and Sunday, ang amin ng mga katikista ay nasa barangay. Sa diocese po kasi, ay merong 2 uri na sinasabi nating poor. Sa atin naman, alam naman natin kung sino yung klaro sa atin kung sino talaga yung poor. Kasi pinakita sa atin dito kanina. Pero pag sinabi kong dukha, ay di yung salat. Walang pera. No, nothing at all. Ano po? Sa amin po doon ay merong urban at merong rural. Magkaiba po yun. Yung urban at saka rural. Dukhang mamamayan sa kabayanan at dubhang mamamayan sa kapundukan, magkaiba po. At magkaiba rin po, dahil ako po ang direktang nakikian sa mga napunta sa mga ano, pagka po kami nag-evaluate, magkaiba po ang mga ugali. At kung paano mo ipakikita sa kanila, kung paano mo ibabahagi sa kanila na sila ay mahal ng Diyos, hindi lamang sa material, kung hindi pati spiritual. Kasi kami po, ako po naniniwala din ako at lagi ko sinasabi sa mga seminar na kailangan tulungan parehas. Ang mahirap lang po ay yung pumasok dito sa kabayanan kasi sila ganyan. Yung pabiligyan mo, aasa uli na sila'y bibigyan uli. Samantalang yung pong turuan mo yung mga, tinuturuan din naman ito nasa mga kabayanan eh. Kaya lang, yung nasa barangay, pag tinuruan mo, marunong silang sumunod. Yun po ang kaibahan ng nangyayari doon sa amin sa Batangas. Kaya naman po sa diocese, yun nga po ang aming pagkilos, magsasama-sama kami para po dito sa ganitong uri ng proyekto. Mahirap po kasi sa implementation. Kailangan po kasama ang obispo pagka po gumawa ng programa. Katulad po ng amin sa diocese, kami po din ang father ay gumawa ng aming programa. Inilahad po ito sa kapulungan ng mga pari. And hopefully, this coming June, ito po yung magsisimula kami dahil yun po ang start ng school year. Sa iba po mga parokya ngayon, dahil po marami din naman po ang walang binyag. Kaya marami na din po mga parokya ang nagbibigay ng libre binyag. At ang nagbibigay po ng mga seminars dito ngayong mga summertime ay ang mga katikista pa rin. Kaya maswerte tayo, napakarami nating gawain. At kung maraming gawain, kakunti ang gagawa kasalanan dahil busy. Di ba? Pag ang katikista ay walang ginagawa, kung anong napasok sa isip. Kaya kung maganda yung laging busy ang katikis, katulad ko, wala na talagang pahinga. No, pati yung asawa ko, minsan nakakalimutan na.
Opo. Pero ganun pa man ay talagang alam niyo po yung laging tayo ay mayroong pag-asa dahil God always provides everything. Sabi nga pinaka least paid but more worth ay ang catechism. But then we are recognized by God sa taas. Yun po ang pinakamaganda doon dahil sa ating mga gawain, isa pa rin po itong realization na sa ating mga gawain doon tayo nagiging banal. At ang mga katikista ay banal dahil sila'y mapagbigay. Kita nyo kanina diyan, may namigay ng mani. Kala ako'y bigay yung pala'y babayada. Resourceful talaga ang katikista, nagawa ng paraan. Naging self-sufficient talaga. Ano po, yun lang po ang aking may babahagi at maraming salamat po at kayo nakasama ko dito. Okay, thank you, Kuya Philip. Tama yung sinabi niya. Pagkatikista, huwag na ako kayo magpalibre. Ang hingin na lang po ninyo ay discount. Discount na lang kahit hindi senior citizen. Ano? By the way, magandang balita po. Sa yung mga magbibiyahe bukas ng alas 12 ng tanghali, via Awit going to Dalahigan, granted po yung request natin na lahat ay discounted ng 20%. Ang hindi po malakpak, yun yung mga senior citizen.